sa maghabong pagtatrabaho. Pero wala kang pagkain sa bahay. Narito na ang sagot, mga katropa. Ang Superman of Lechon. Napapawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-anerize ka dahil sa tender juicy na jambo pa. At siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm. Kaya super na sa lasa at pangmasa pa. Ano pa hinihintay nyo, mga katropa? Takbo na sa Superman of Panteño Similuan at bumili na. Baka maubusan ka, katropa. Magandang araw, mga kami.
Ayun, no? Okay mga kaibigan, ang oras sa Udyat, alas 7.20 po ng gabi, Philippine Standard Time. At syempre po, ngayon ay araw ng Lunes. Ika-20 na po ng buwan ng Pebrero. Abay, 8 araw na lang mga katropa at matatapos na ang Pebrero. Abay, Marso na. Napakabilis naman talaga ng panahon ng araw. Ano? Isipin mo kailan lang 2022. Abay, nag-2023. Ngayon, isipin mo magmamarso na. Abay, malapit na magbakasyon ang mga estudyante. Ay, isipin mo, talagang ganyan. Ano? At pagkatapos yan, pasukan na naman, June. Abay, ano dyan, magkakaroon ng tag-araw, no? Tag-init. Baka mamaya may La Nina o El Nino tayo. Abay, talaga hong ganun ang buhay, talagang ganun ang life. Sabi nga, malapit na. Ano? At sabi sa Banal na Kasulatan, malapit na po ang araw ng paghuhukom. Yung wakas, ika nga. Yung pagparito ng Panginoong Heso Kristo. Aba, laging nga maka-Bible tayo ngayon. Hindi, nakalagay na, nakasaad sa propesya. Ngayon mga kaibigan, sa inyo ngayong gabi ang programang Tropa. Talakayin, revisahin, opinion palawakin, aksyonan, Tropa. At syempre ako pa rin inyong kasama, wala nang iba, magtsatsaga talaga kayo, Rosel Lopez. At syempre yung iba nating mga program inaayos pa eh. Pero continuous naman yung ating online naranista, si Randall Villados. At syempre yung pagkaaraw ng Linggo, yung ating mga agila ng bagong milenyo. So syempre tampok dyan ang Seller 45 Media Eagles Club. Yun, sa mga susunod, may mga magiging program pa tayo rito about sa pag-ibig. Ay, yung mga nagbibigay ng letter sender. Ay, syempre, may magpapayo doon. At magkakaroon ulit po tayo, ibabalik natin yung cooking, cooking program. Yung mga piling pagkain na murang halaga pero masarap po. Abangan nyo po yan. Yan po ay ihanog ulit sa atin ni Ate Jay. Tama ba si Ate Jay nga ba yun? Tama si Ate Jay. Basta wait lang ho kayo. Siyempre yung mga ginang ng tahanan na hindi pa marunong magluto, lalo na yung mga millennials na bago nag-asawa, matututo po kayo ron kay Ate Jay. Ituturo niya step by step kung anong mga ingredients, kung anong mga sahog at paano ang proseso. Matututunan nyo, madali lang ho yun. Kaya tututok lang yung lagi, no? Lalo na doon sa kanyang ang kusinera ng bagong milenyo, si Ate Jay. Abangan nyo po yan, syempre, dito lang sa Millennial Online TV. Lalo na, yung mga millennials, abangan nyo yan para matuto kayo. Para mag-asawa man kayo ng maaga, at least, hahanga sa inyo yung inyong mapapangasawa dahil unang-una, marunong kayo magluto at masarap pa. Basta susundin nyo lang yung proseso. Baka mamaya, hindi nyo naman susundin ang proseso, wala rin. Okay mga kaibigan, at mamaya tutungin natin sa inyo yung lagay ng panahon buhat sa DOST Pag-asa. Si Miss Tori siyata ang ating katropang magbibigay ng lagay ulat panahon. Yung ating isa sa katropang weather specialist po ng DOST Pag-asa. At syempre mamaya tutungin natin sa inyo yung ginawang media forum ng National Press Club of the Philippines. Kung saan po ay pinag-usapan doon ng tinalaga yung tungkol sa ating trapiko. Ano ba magiging epekto nito sa mga motorista? Yung mga traffic experimental na ginagawa. Particular ng Land Transportation Office, ng mga LGU. Malalaman natin yan. At bukod doon, yung ding presyo ng tinapay. Kasi nagtas daw po harina. Paano na magiging presyo ng tinapay natin na yan? Dalawa lang ho yan. Halimbawa, pandesal. Either lilito pandesal or magtataso ng presyo. Pero ganun pa rin ang laki. Ako, mas gusto ko na itaas ang presyo kaysa naman yung ganun pa rin ang presyo pero liliit ang tinapay. Isang ka. Matitinga ka ba rin kung liliitan ang pandesal? Ito si aking batchmate na si Bimbo Soteco. Ito taga LTO po ito.
Hindi ko lang sasabihin kung saan branch, kung saan office. Baka puntahan nyo eh, magpalakad pa kayo ng lisensya. Eh, malalaman natin, manood ka, Boss Bimbo. Dahil mamaya, iiyano ng National Press Club, tinalakay doon yung tungkol sa trapiko. Kaya malalaman natin. Ayan po, si batchmate Bimbo Soteco ng Barangay Muson dyan sa Malabon. At si Ate Lulingning Pahayag, ayan, ano din, mula po sa bayan ng, sa lungsod ng Malabon, sa Barangay Bayan-Bayanan, sa aking land of my birth, Bayan-Bayanan Malabon. Natawa si Bimbo Soteco. Talaga naman eh, Boss Bimbo eh. At si Lecro, ha, nanonood. Good evening si Lecro. At syempre, sino pa may iba natin mga katropa na nanonood ngayon? Baka mamaya ay sabihin eh, hindi ko sila inaano, ha? Baka sabihin, hindi natin sila binabati. At syempre, yung ating tropa na mga LMT, ha? Mga licensed massage therapist, natin sila binabati, no? Na ito po yung mga taga Pilwatch Prime, no? Sa pangunguna po ng kanilang presidente na si Jebren. At syempre yung mga kasama nila katulad nitong grupo ng Abot Kamay, no? Sa pangunguna po nila Miss Jackie Lagpaw Adahar at si Ma'am Digna Kahulugan, Ma'am Mercy, no? Ng Abot Kamay. At syempre nandiyan din si Doc Jojo Revilla, Sir Haji Crespo at Sir Romel Martinez. At syempre si Ma'am Linda Villagonza na handyan din. Bay, alam nyo, minsan makakatuwang po ng Media Eagles Club ang grupo po ng Pilwatch. Yan po, sina Miss Jackie Adahar, si Romel, sina Miss Linda, sa isa pong community service. Magta-tie-up po tayo. Tie-up natin ang Pilwatch Prime para sa gagawin nating community service soon. At magandang gabi rin sa mga sa grupo ng Malabon Community Organization. Sa pangunguna po ni Gerson Mariano, no, ng Malabon City, no? Siyempre po yung kanyang mga kasama na mga barangay chapter president, no? Sina Ma'am Marini Lagura, ayan, nanonood sa atin. Sina Ma'am Elvira Sibilla ng Santula, may silo. Si Ma'am Marini Santula, no? Tama ba? At siyempre po yung iba, yung mga taga-barangay Tunsuya, basta lahat po ng bumubuo ng Malabon Community Organization. Magandang gabi po sa inyo. At syempre, welcome sa programang tropa. At syempre po yung mga tropa pips natin tulad dyan sa Barangay Bayan-Bayanan po sa pangunguna po ni Barangay Chairman Ringo Felix. Magandang gabi sa iyo. At syempre po sa lahat ng mga staff, no, hanggang sa Barangay Tanod. Yan. At syempre po sa lahat po ng bumubuo ng ano pa ba? Baka mamaya ay may makalimutan tayo eh. Nako, sandali lang ha. Sandali po ha. Tinitingnan ko lang isa-isa. Baka mamaya ay may makalimutan tayo, no? Magtampo pa. Baka sabihin niya, abay, hindi mo ako binate, ganyan ganto. Yan. At misan po mga kaibigan, ay tatalakayin din natin, no? Yung about doon sa mga mag-asawa, nakasal, pagkatapos naghiwalay, di ba? So, tatalakayin natin minsan yung about doon sa tinatawag na annulment o legal separation, no? Siyempre, pag-uusapan natin dahil minsan may mga nag-asawa po na ika nga hindi nag-prosper yung kanilang pagsasama, no? Naghiwalay, nauwi sa hiwalayan. Siyempre, at hindi maiiwasan na iibig uli, magkakagusto sa iba, or sabihin na natin merong third party na. Sabihin na natin ganun. Siyempre, gusto nila maging masaya, kasi maging masaya sila. Kaya kailangan magkaroon sila ng annulment or legal separation dahil kasal nga sila. No? Paano? Paano yon? So, misa pag-uusapan natin yan. At siguro mag-i-import tayo na isang abogado. Kahit by through the phone lang, magtatanong lang tayo na paano ang magiging proseso ng mga ganong bagay.
At alam ko dyan may gastos. At alam ko po malaki ang gagastusin kapag nag-file ka ng annulment o legal separation. Kasi wala yatang annulment dito sa at sa Pinas. Legal separation meron. Malaman natin. No? So sa mga ibang araw yan, tatalakay natin sa mga susunod na araw. At sa ngayon po ay yun nga, pag-usapan muna natin yung tinalakay ng National Press Club of the Philippines, yung tungkol po sa traffic, no? Ano magiging epekto nito sa mga motorista, lalo na yung mga traffic experimental na ginagawa po ng LTO ng mga local government, alamin natin. At syempre, yung nga sabi ko kanina, yung presyo po ng tinapay, kasi po nagbahal lang harina, nagbahal lang trigo ba? O wheat, no? Yung harina yun eh. Kaya paano na magiging presyo ng tinapay natin? Liliit ba o magmamahal? Mamaya malaman natin yan, mga katropa. Okay, mga kaibigan, at sa oras na alas 7:30 po, abay, alamin na natin, no? Ang lagay po ng panahon buhat sa DOST Pag-asa, no? At malaman natin dito kay Ma'am Torres ng DOST kung ano po ang lagay ng ating panahon. Panoorin po natin. Magandang umaga, narito naman ang update sa ating lagay ng panahon ngayong araw ng Lunes, February 20, 2023. Sa kasalukuyan nga, itong low pressure area na ating binabantayan ay huling namataan na nasa layong 195 kilometers hilaga ng Legazpi City. Itong low pressure area na ito, hindi natin tinatanggal yung posibilidad na maging isang ganap na bagyo. Although yung movement naman niya, papuntang hilaga or north or papuntang north, northeast, Silangan, sa may kagdagatan, Silangan ng Luzon. Itong low pressure area na ito at itong shear line, ito yung magdadala ng mga ulan dito sa may silangang bahagi ng Luzon. Samantalang itong northeast monsoon naman, patuloy yung pag-apekto niya dito sa may Luzon area. Para naman sa lagay ng panahon natin ngayong araw ng Lunes, naasahan nga natin dito sa may mainland Cagayan, sa may Isabela, sa may Aurora, sa may Quezon, pati na rin sa may Bicol region, yung maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dahil yan nga sa shear line, pati na rin sa minamonitor nating low pressure area. Samantalang dito naman sa may Mimaropa, mas magandang panahon yung inaasahan natin, although may mga chance tayo dyan na mga isolated rain showers or thunderstorm. Then dito naman sa Metro Manila and the rest of Luzon, or sa ilang bahagi ng Luzon, magandang panahon din yung inaasahan natin na may mga light rains. And then dito, sa may nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, sa may Cordillera Administrative Region at Ilocos Norte, maulap na kalangitan na may mga pag-ulan naman dahil naman yan sa may northeast monsoon. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, dito sa may northern Samar, yung epekto pa rin ng low pressure area ang makaka-apekto dyan at magdadala ng mga paulan na may mga kasamang thunderstorm. Sa nalalabing bahagi ng Visayas and also sa Mindanao, mas magandang panahon din yung inaasahan natin na may mga isolated rain showers or thunderstorm naman. Sa kasalukuyan, meron din tayong gale warning dito sa may Batanes, sa may Cagayan, kabilang ng Babuyan Island, Isabela, Aurora, Quezon, kabilang ng Polillo Island, Camarines Norte, Eastern Coast ng Camarines Sur, Catanduanes, Eastern Coast ng Albay at Sorsogon, sa may Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan at La Union. Kaya yung ating mga kababaeng mangingisda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat, kung maaari ay iwasan muna yung areas na yan. Para naman sa 3-day weather outlook ng mga pangunahing syudad natin sa bansa, dito sa may Metro Manila at Baguio City, inaasahan natin na yung magandang panahon na may mga mahihinang pag-ulan. Agwat ang temperatura sa Metro Manila maglalaro from 22 to 31 degrees Celsius, sa Baguio naman 13 to 24 degrees Celsius, sa Legazpi City maglalaro from 23 to 30 degrees Celsius, sa Metro Cebu ay 24 to 31 degrees Celsius, at sa Metro Davao maglalaro from 24 to 32 degrees Celsius. Sa Legazpi, from Tuesday to Wednesday, magiging maulan dyan dahil sa northeast monsoon, then magandang panahon yung inaasahan natin by Thursday. Dito naman sa Metro Cebu at also sa Metro Davao, magandang panahon din yung inaasahan natin, pero ingat pa rin sa mga tsansa ng mga localized thunderstorm.
Araw ay sisikat mamayang 6:80 na umaga at lulubog mamayang 6:02 ng gabi. Para naman sa latest updates sa ating lagay ng panahon, i-follow at i-like ang aming Facebook at Twitter account, DOST_Pag-asa. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOST-Pag-asa Weather Report, at bisitahin ang aming website, pagasa.dost.gov.ph. Yan naman po ang latest mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres. Maraming salamat sa iyo katropang Miss Torres, no? Isa po sa weather specialist ng DST Pag-asa. At nagutit po yan sa atin sa oras na alas 7:35 po ng gabi, Philippine Standard Time. At sabi po ni Mama Marini Lagura, magandang gabi po sa inyo at sa lahat. Abay, magandang gabi sa iyo, Mama Marini. At kumusta na ba ang MCO? Meron ba kayong community? Meron ba kayong public service? Parang biglang naging tahimik ang MCO after election. Wala akong nakitang public service yun ng January at nitong February. Kamusta na ba, Brother Herson Mariano? Bigla kayo na nahimik, ha? Anyway, mga kaibigan, at yung nasabi nating MCO ay Malabon Community Organization. Yan po ay nagsasagawa, nagkakandak ng mga public service tulad ng mga feeding program, no? At namimigay ng mga regalo sa mga bata, particular sa mga school. Yun, at parang ngayon eh, naglaylo yata. At yung mga kaibigan, tulad ng sinabi natin, yung sa mga susunod araw, tatalakay natin yung tungkol doon sa annulment. O doon sa mga mag-asawang naghihiwalay na gustong maging legal. Ika nga, parang legal separation. Para ika nga kung sila'y mag-asawa ulit, pwede sila ulit magpakasal, at ika nga yung ika sa nasabi nila na ito na yung forever. Ewan ko, may forever ba? At maganda rin gabi sa aking inaanak na simpatiko na taga-Masbati kami, si Papa George Rojas. Ayan, palakpakan nga natin. Mahusay itong mag-vlog. Ay, mga TikTok niya. Ay, taga-Masbati kami. Panonoorin niyo po. Ay, minsan, yung kanyang asawa eh, na-extra pa eh. Ba't hindi kayong dalawa ni Jin ang mag-vlog? Papa George. Sigurado mabebenta yun. Hindi mo may mga mag-asawa dyan nagbablog? Try nyo lang. Okay, naku mga kaibigan. Magandang gabi sa lahat po ng mga vloggers. Yung ating mga vloggers na magagaling tulad nila Bean, no? Nina si Mommy Gangster and Son. At yung iba pang mga sikat na vloggers. Sina Hammerman. Ayan, mga mahuhusay pong vloggers yan. Talaga namang makita nyo, tumutulong po. O ikaw ako'y kumikita at kumukubra na sa YouTube ng gano'n. Abay, marami rin po tayo matutulungan ang Millennial Online TV. Problema lang, wala pa ho. Dahil yung dati ho nating page sa YouTube na maganda na sana at marami ng viewers, abay na disabled po. Pati po yung unang account ng Millennial Online TV. Kaya nga po ito, kung makikita nyo itong ating page ngayon, New Millennial Online TV. Ewan ko, bakit pagkaalam nilang pasikat na ginagana ng Facebook ni Meta. Kasi si Meta na may-ari ng Facebook. Hindi na ho yun dati, kaya para sobra higpit. Anyway, at talagang ganoon, tayo back to zero. At tayo nagpaparami po ng ating mga viewers. Kaya po yung ating mga tropa peeps, yung mga double cats, yung mga katropa natin dyan na hindi po nagpa-follow, nagla-like, ano? Dito po sa ating Facebook page, New Millennial Online TV, abay mag-like na kayo at mag-follow. At syempre, share nyo na rin. Tulad dito si Bastmate Bimbo Soteco. Hindi pa yata nagpa-follow at like. At isineshare itong ating News Online TV. At saka si Papa George. Lahat po nang nakatutok. At lahat din ang nanonood. Abay, mag-follow and like na po kayo. At syempre, ishare nyo na rin.
Okay mga kaibigan, alas 7:39 na po ng gabi, Philippine Standard Time. At tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programang Tropa. At syempre po ako pa rin ninyong kasama. Wala nang iba. Ha? Rosel Lopez lang. Ay, talaga kung ganun. Ayun. Ha, nanonood na po sa atin sina mga taga, mga LMT. Ha? Yan, si Miss Jackie Lagpawadahar. Eh, pero ito sina si Romel, mukhang hindi nanonood, mukhang busy. Hindi ko maalaman kung busy, kung nagbibisi-bisi yan. Ha? Hindi ko alam kung saan busy. Well, anyway, talagang ganun. Baka nga busy, no, merong mga ginagawa, may pinagkakaabalan, eh, okay lang. Okay mga kaibigan, at sa oras na 7:40, abay itong ngayon po natin sa inyo, yung sinasabi ko sa inyo na ginawa pong forum ng National Press Club of the Philippines tungkol po doon sa issue ng trapiko, no, dito sa atin. At syempre, yung pong presyo ng tinapay ng bread. No, alamin natin, syempre po, nanguna po rito ay si NPC Director Benedict Abaygar at kasama rin po si Sir Dennis Napule. Panoorin po natin. Pwede kayo mag-comment. Pwede kayo magbigay ng opinion dyan sa ating chat box at ipaparating po natin sa kinauukulan. So mga kaibigan, panoorin natin. The National Press Club of the Philippines, or NPC, is today among the country's oldest but the biggest national organization of active members of the press. Formally incorporated and registered with the Securities and Exchange Commission on October 29, 1952, its founders include some of the country's leading journalists who went on to become among the most respected names in the country's politics and in the journalism profession. The NPC building's inauguration in December of 1955 was attended by no less than Philippine President Ramon Magsaysay. Over the years, the NPC building has become among the most prominent landmarks in the city of Manila, the country's capital. Its leading members would serve our country and our people on the basis of what they believe is good and best for all. Today, the NPC is proud that this legacy of continuing service to the nation remains at the core of its members' beliefs and principles. Where the government can turn to for help in its mission to instill the spirit of good governance in public service. And from its primary purpose of serving as second home for members of the press, where they can relax and socialize after a day of hard work in the field, chasing the news or at the newsroom, the NPC has broadened its horizon and mission by helping provide for the education, housing, health, and other forms of material and financial assistance to its members despite meager resources. More importantly, the NPC remains the leading voice of the Philippine media in the fight for media rights and in upholding the people's right for a free but responsible press. And as the recognized Philippine media organization in Southeast Asia and our neighboring countries. As the National Press Club enters its seventh decade of existence 3 years from now, it has set itself the goal of reaching out to other local and regional press clubs and organizations in the rest of the country. With everybody's help and with the NPC leading the way, having a Philippine media that is responsible and professional at all times and always striving for excellence is a goal that is indeed realizable and achievable. Mabuhay ang malayang pamamahayag! Mabuhay ang National Press Club!
2020 is truly a bad year for everyone. And the reason, of course, is the onslaught of the COVID-19 pandemic. Pursuant to my powers as President under the Constitution and Republic Act 11332, I am placing the entire mainland of Luzon under quarantine. But despite the tremendous difficulties, the National Press Club responded to the challenges of the time despite its meager resources. Relying on the success of its continuing reform program over the past decade that helped it regain the public's respect and the trust of other sectors of society, and under the leadership of Rolly Lacay Gonzalo and Paul Gutierrez, the NPC was able to provide its members and other members of the press with three successive waves of ayudas entrusted to the club by other sectors, individuals, and organizations who are confident that the help they gave would definitely reach those in need. But not only the members of the press benefited from the donations gathered by the NPC during the worst moments of the COVID-19 pandemic. The NPC also shared this blessing to the poor residents of the Intramuros community in Manila. Also, through the help of benefactors, children of NPC members who are pursuing their college education are assured of financial assistance so they can continue with their education even as the pandemic rages. And yes, with its credibility restored, the NPC was also able to successfully complete the refencing of its perimeter fence at no cost to the club and with no strings attached that would compromise its status as an independent media organization. As the National Press Club is to celebrate its 69th anniversary this October 29, 2021, it has also expanded its media services to the public by creating its own online news and public affairs channel and launched two new programs, Usapan sa Balay and Asartado, which are, aside from its two regular media services, the Meet the Press Report to the Nation Media Forum and the Meet the Press on Air at Radio Pilipinas. With a dedicated leadership united under the banner of responsible journalism and service to the people and the country, the National Press Club has proven itself strong and resilient and ready to conquer all the adversities and challenges that would bar its way to greater success. Mabuhay ang responsable at malayang pamamahayag. Mabuhay ang National Press Club. Hi, this is Attorney Larry Gadon. Oh, mga katropa, palagi kayong manunood ng itong Report to the Nation. No? Ito ay weekly media forum ng National Press Club. At lahat talaga ng inyong mapapakinggan dito ay siguradong mga importante at mahalagang impormasyon. Maraming salamat. Ang mga nanunood na Report to the Nation ay hindi buong! Welcome to the Report to the Nation Media Forum of the National Press Club, where you get only the news and information that truly matters. Join us every week for a discussion of the issues that affect our nation and our future. This program is a production of the National Press Club of the Philippines in partnership with... Alright, magandang umaga sa ating mga kaibigan na mga kapartners at media friends na nakatutok sa ating weekly media forum. Ito ang Report to the Nation Media Forum ng National Press Club. Araw na naman ng Biyernes, February 17, 2023. At maganda naman ang ating tatalakayin, mga kaibigan. Pero bago yan, ay pakita muna natin ang ating mga front page ng ilan sa ating mga
kasabi ng NPC, yung police files tonight, yan. Ito ang kanilang front page, ang Pinoy Expose, yan. Sunod ang pahayagang remate, ang dyaryo ng masa, yan. Ang People's Journal tonight, yan, yan ang kanilang front page naman. At syempre ang ating ipinagmamalaking The Manila Times, yan, ang aming front page. Okay, at maganda naman ang ating tatalakayin at habang hinihintay natin mamaya, ay darating ang ating kapatid na si Dennis Napule. At medyo na-traffic lamang dyan sa bahagi ng Luneta, malapit-lapit na rin. Ay makasama natin ang dating regional director ng Land Transportation Office, ha? At kasalukuyang executive director ng Partnership for Enhanced Road Safety or PERS. Usapang ano to, road safety. Walang iba kundi si Attorney Alex Abaton. Good morning, Attorney Alex. Attorney Alex. Yeah, good morning, Boss Benedict, no, at sa lahat ng taga-panood at taga-pakinig na yung programa. Yes, Attorney. By the way, Attorney, mapapanood po ito sa ating Facebook page ng National Press Club at YouTube channel ng NPC itong ating programa. At lamang din ay makakasama rin pala natin ang owner ng Tinapayan Festival. Usapang presyo ng tinapay ito, masalimot din to. Mukhang lalo na pag may umaga at malamig-lamig. Oo, nakapag-pandesal ka na ba? Kasama ng kape. Kaya nga. Pandesal. Kaya nga yan, mamaya tatalakayin natin. Pero unay muna natin ang napakainit na issue pagdating sa road safety at kamakailan lamang ay inilunsad ang inyong grupong PERS. Ano po itong PERS para sa kabatiran ng ating mga tagapakinig at tagapanood, Attorney? Well, for one, no, Benedict, yung ating Partnership for Enhanced Road Safety, isa itong grupo na naitatag natin nung tayo tumayong regional director ng LTO region ay sa Buanga City. Yes. Mula 2002 up to 2021. At noong 2019, itinatag po itong organization na to para pangunahan yung kampanya at advocacy pagdating din sa ating kaligtasan sa daan o yung road safety. No? Mm-hmm. And eventually po, lumawak na yung ating advokasya, ang dami na rin po mga programa na ginawa patungkol dito sa ating advokasya. In fact, nung nagkaroon tayo ng launching noong February 14, yes, nandun po si Dr. O'Malley, Angel O'Malley ng UNICEF Philippines at ulitin siya. Napakaraming activities po or engagement na kami nagkaroon ng collaboration, no? Yes. Pagdating dun sa sektor ng mga kabataan, kunan nung Child Food Traffic Injury Prevention Program, yung mga road safety drill at yung pagbalangkas, natawag natin ng mga road safety tips manual na ito po ginamit noong 25 elementary ang elementary school no, sa Sambuanga City para magkaroon nito nung tinatawag na piloting nung pagsasanay para sa edukasyon ng road safety. So hanggang 2019 po, hanggang ngayon at nagkaroon po tayo ng launching noong February 14 dahil po ito, Benedict, ang gusto po natin dito, hindi lang ito mailimit dun sa Region 9. Opo. But on a nationwide scale yung ating plano. Ayun. Attorney, ang pagkakalam ko, meron kayong mga ilang mga nais itulak dyan sa PERS para sa kaligtasan ng ating mga motorista at mga mananakay. Ano po ba ito? Isa-isay natin. Yung maitulak sa Kongreso, Attorney. Well, ako pa si Benedict, no, tumayo akong regional director ng Land Transportation Office ng halos dalawang dekada mula 2002 up to 2021. At, ah, tagal na rin, ha? At
matagal po at isang nakita po natin na yung observation natin, hindi lang doon sa pag-upo natin bilang regional director but both local and international, tayo po yung napapadala sa mga iba't ibang conferences. At nakita po natin na ang isang pinakamalaking gap sa atin sa Pilipinas, yung pong pagkakaroon natin ng tinatawag na long-term and sustainable road safety education, no, ng ating mga road users. Pag tinawag po natin mga road users yan, tayo mismo, tayo mga gumagamit ng lansangan, yung mga naglalakad, yung nagmamaneho ng lahat ng klase ng sasakyan. At ang nakita ko po, Benedict, dito para magkaroon tayo ng mas disiplinado na pamayanan, dapat explain natin yung integration ng road safety education sa ating DepEd curriculum or yung ating public educational system, no? Ngayon, naniniwala tayo na kung ito'y may sasakatuparan po natin ay DepEd siya mamuna. Alam naman natin, lahat naman tayo nakapag-aral ng mula elementary sa secondary at primary na yung paghuhugog ng values ng disiplina dapat yun pa lang sa murang edad ng mga bata na tatawid na natin o na ipapamulat na po natin sa kanila. So isa po yan sa advocacy na itinupulak natin na sana naman ma-integrate na yung road safety education sa ating DepEd curriculum. Ayun. By the way, attorney, batiin muna natin at kararating lamang ang ating partner dito sa ating NPC Media Forum. Walang iba kundi si the late Dennis Nabule ng Pahayagang Remate. Yan, kolumnista natin daw. Na late lang dahil sa sobrang... Hindi naman the late. Good morning po. Good morning po, attorney. Transportation pa rin yan eh. Oh, good morning. Good morning, partner. Good morning sa ating mga online viewers po. Oh. Ang naging dahilan ni Dennis na dahil yan sa traffic, may issue tayo dyan. Oo. Oh. Kaya nga, tamang-tama yung ating pinatalakay ngayon ay usapang transportasyon. Oo. Oh, okay. Kasama natin ang dekalibreng dating regional director ng LTO. Mm-hmm. Ito talagang kabisadong-kabisado na talaga niya yung mga usapin sa transportasyon. Halos dalawang dekada na nakaupo noon pa. Tama-tama yung mga itatanong natin sa kanya, Tony, yes. Lalo na sa safety, grabe. Yeah, young road safety, yan nga yung ating pinagtutunan. At kanina nga binabanggit niya, nais niyang ipasok sa aralin ng mga elementary, high school, itong usapin ng road safety. Kasi di ba nung mga nakaraan, may mga nag-trending. Ito lang, parang a few days ago, may namatay na pasahero, babae. I think the other day, attorney, no? Yung parang ang tawag dito, yung mga TNT, motorcycle, yung for, yung... Ano yun? Parang mga grand? Parang pampasero. Oo, yung mga hailing. Joyride, parang ganyan. Joyride, oo. Joyride, angkas, mga ganyan, no? Okay. Ngayon, namatay po yung paserong babae. Mm-hmm. At sa Makati ho nangyari, attorney. Tapos, almost 2 weeks ago, ganun din. Sumemplang din, namatay din babae na pasero. Ah, ganun, ha? Oo, dito sa Meruas Boulevard. Yan. So, ang tanong kaya, paano yan? Ano kaya ang attorney ang magandang solution para sa ganyan, no? Kasi nakakabahala yan, di ba? So, ibig sabihin, wala tayong kasiguraduhan pala. Kung sa four-wheel, meron ng aksidente, paano pa sa two-wheel? Well, Dennis, no, tama yung binabanggit nyo kanina. Hindi na po ito biro. Nakakabahala na po ito. Halos araw-araw o linggo-linggo may mga nababalitaan tayo na tumemplang o kaya nabangga ang isang motorcycle taxi at kalimitan dahil nga napaka-vulnerable ng mga sakay niyan, nadadagian sila. And unfortunately, kung titingnan natin Benedict, yung ultimo ang delta ng Metro Manila Development Authority, ito lagi kong sinasay sa ating mga usapang ganito dahil para malaman ng tao yung pinagbabasihan at kung ano yung pinaghuhugutan natin. Yes. Noong 2021 pa lang po, umabot na po ng 15,000 plus yung naitalang road crossing incidents sa Metro Manila. At lumalabas dyan
Dennis, no, mga nasa 14,000 flat involved single motorcycle. At single motorcycle naman, kasama na rin po dyan yung mga single motorcycle taxi. Ito yung mga under ng pilot program, yung Move It, yung Joyride, at yung Actas, no? At unfortunately, tama yun. Ako, ang posisyon ko talaga dito, dapat wala tayong issue doon sa itong mga civil motorcycle taxi. Pero dapat magkaroon tayo ng stricter regulation, monitoring, and probably come up with a tangible intervention. Kasi sa totoo lang, hanggat itong piloting scheme natin na to, alam mo naman yan, Dennis and Benedict, halos panahon pa ito ni Digong piloting na itong scheme na ito. Eh, because alam niyo po kung bakit ito yung single motorcycle taxi, para maintindihan ng mga kababayan natin sa Tagalog, ito yung pagsasaligal ng mga habal-habal operation ng mga single motorcycle. Well, indeed, ang sinasabi po ng Republic Act 4136, ito yung Land Transportation Code of the Philippines, na hindi pwede maging pampasada ang isang single motorcycle taxi. Kaya po kailangan amendahan yung Republic Act 4136 na yan para maipasaligal po natin yung ganitong klaseng sektor, no? Unfortunately, yung piloting na yan, natapos na po yung Digong administration hanggang ngayon, nasa piloting scheme pa rin tayo, dahil hindi maipasa-pasa yung pagsasaligal. Ang problema mo dyan, meron kang gap ngayon doon sa sino ba talaga ang may poder para i-monitor itong mga ito. Sino ba mag-re-regulate, pati ng issue ng mga permetrics, nagiging issue rin po yan. How secure and how feasible this kind of mode of transportation. And precisely tayo, wala naman tayong tutol doon sa pagsasaligal niyan. Pero tulad nung binabanggit ni Dennis, dapat may klaro tayong panuntunan, may klaro tayong pamantayan, at klaro dapat kung sino ba dapat ang mangunguna, hindi lang doon sa pagbibigay ng authority dito or prangkisa man yan para sila i-allow na mag-conduct ng mga ganitong piloting scheme. Halimbawa, ang kailangan natin tanungin, yung bang under the piloting scheme ng tatlong motorcycle hailing company na to, ano ba yung mga security or mga safety nets or training na ibinibigay nila dito sa kanilang mga yun lang mga nagsasubscribe sa nagsasubscribe sa kanilang kumpanya. Yes. Ito pa ang tanong natin diyan, yung bang covered ba ito sila ng insurance, no? Importanteng malaman natin. At saka yung pasahero. At saka yung pasahero, hindi lang yung rider but even yung passenger, no? Pag sinabi mong okay, may insurance ko yan, tingnan din natin ang malaliman as to how extent yung insurance. Hanggang saan? Anong limitation? Paano yung process of claims? Halimbawa, tulad niya, kung namatay, ano magiging panuntunan natin? Yan, ito yung kailangan malaman ng mga kababayan natin. At gaano ka-secure yung ganitong klaseng mode of transportation? Tsaka, attorney, partner, no, sa ating mga online viewers, pati yung ano public, paano nila i-compensate yung nabangga o kaya ay nasira ang property? Kung, lalo na kung lumabas sa investigation na sila ang cause ng aksidente. Oo nga. Tama yan. Kasi ang isang may mga pag-aaral na ginawa, no? At sa yung kung bilang ng mga road traffic incidents natin, ang kalimitan na dahilan po niyan, behavioral. Yan yung kawalan ng disiplina, yung alam mo, pag nakita mo yung mga motorcycle rider natin o single motorcycle taxi natin, kung magpatakbo ng sasakyan ng motorcycle, akala mo kanila yung daan. Kaya nga. No? Misan po, iniisip ko po, attorney, partner, baka sira lang kaya ang preno, hindi kaya? Well, alam mo, madalas yan ang dahilan natin, sira yung preno or mechanical defect. At normally na ako, may mga pagkakataon na pag tayo bumibiyahe, magugulat ka, single motorcycle, ha? Nagagawa pa mag-text boss. Oh, oh, ito, oh, diba, no? Oh, tsaka yung ano, yung talent ba niya yun? we have nothing against doon sa ganyang klase ng behavior. Siguro, dahil, pwede nating sabihin, hindi muna unsafe act dahil walang established na rule or established policy. Pero pwedeng ilagay natin na unsafe conditions kung saan
kailangan may regulatory body, di po ba? Kaya nga, dapat po, Dennis, yun yung gusto nating ilaban at yun yung gusto nating pinapa, kumbaga yung we want to make it clear kung saan ba ang direksyon ng pulisya pagdating dito. Dahil hanggat hindi po nagiging legal yan, under ng piloting scheme yan, ang daming mga lapses, ang daming mga gaps. No? Alimbawa, doon pa lang sa, well, established naman yan na hindi ka pwedeng gumagamit ng kahit na anong electronic devices. Anti-distracted driving. Kasi, doon sa anti-distracted driving law, no? But technically, sa atin, ang siguro ang kailangan natin pagtunan ng pansin, yung sprouting ng itong mga ganitong klase mga motorcycle na kung makikita mo yan, nung nagkaroon nga po kami ng launching, supposedly, itong mga single motorcycle na to, they are being booked online. Pero kung makita mo yan, minsan mga nakaparada na yan sila kung saan mga, hindi pa nga terminal, minsan nasa ilalim ng overpass lang yan sila. So, ako, ang pinaka-importanting, ako ang naging posisyon ko talaga dito. Wala tayo tutun sa pagsasaligal niyan. Mm-hmm. Pero dapat magkaroon tayo ng clear-cut policy kung paano ang direksyon natin dito sa mga single motorcycle taxi na to. Dahil sa totoo lang, dapat ang focus po natin is more on putting up an efficient mass public transport system. Kasi yan po, mas ligtas po yan. Lahat naman tayo, one way or the other, nakakapag-iay sa mga iba't ibang bansa. Nakita natin na ang pinaka-solusyon para magkaroon ka ng sustainable na efficient transport system is yung mass transportation talaga. Yeah, mass system. Yun yung sana ang ating direction. Pero as a stopgap, siguro, okay, yellow natin yung mga single motorcycle taxi dahil sa totoo lang, kung titingnan mo, ang Vietnam, isa rin sila sa bansa sa ASEAN na napakalaki rin po ng bilang ng mga single motorcycle doon na gumagamit. No? Pero very yung bang kanilang pag-develop ng kanilang mga mass transportation, napaka-abrupt at napaka-robust, kumbaga. Ayun. Eh, para may lumabas naman atang balita kanina, yung tungkol dun sa bagon, no? May tagas. May tagas. Oo, kanina lang. paano kaya yun? Paano integrity nun? Oo nga. Yun ang, kaya minsan, itong nangyayari nga sa atin, at least for purposes of discussion, this has to be look upon, no? Yung ating mga ahensya, no? Hindi naman ito, of course, hindi naman sa bandang huli, laging ang turo ng daliri natin. PARPI, LTO, DOTR, yung ating mga kapulusan. Ako, naniniwala pa rin ako na dapat ang ating approach sa mga ganito. Yung multi-dimensional, ika nga, or yung sinasabi natin, dapat mayroong convergence ang ating agencies para pagtuunan ito ng malalimang solusyon. Attorney, clarify lang din natin, ano, meron na no batas yung sa antay ano distracting ano distracted driving driving para saan yon sa four wheels di ba hindi okay. Lang po para sa yon pero sa motor meron ba wala pa no hindi actually yung anti distracted driving nakalagay motor vehicle eh. It applies sa no? Motorcycle motorcycle. Kasama na rin pag ba doon yung mga ano yung mga Grab mga ano? Yeah, kasama po yan. Kasama po yan. Ano po yan? Comprehensive po yan. Ibig sabihin po niyan pag nagpatakbo ka ng sasakyan, ideally hindi ka gumagamit ng kahit na anong klase mga electronic gadget no like yung cellular phone. Pero paano yun eh, 'di ba madalas yung ano eh yung cellphone nasa harapan ng magmomotorsiklo, magwewe. Well, ano naman yun? Ang sinasabi ng batas doon sa implementing rules and regulation doon sa mga ganong klase, dapat bago ka tumakbo, nakaset na yung Waze mo, yung GPS mo. Okay, magbabago ka, hinto ka. Ang talagang problema yung nakikita mong ako. Sabi ko nga, hawak niya ng kaliwang kamay niya yung manibela tapos yung kanan nag-detect. No? So, alam mo, hindi lang delikado para sa kanya. But paano naman yung mga taong, alam mo yung walang kamuang-muang tapos mababangga mo ng ganon-ganon dahil doon sa pagiging reckless. No? Yun yung kaya pinagbabawal po yan. In fact, doon sa batas niya, sinasabi doon,
na lahat ng klase ng paggamit ng electronic gadget or communication gadget, covered po yan ng batas. Kahit yun. Ang tanong nga dyan, boss, pwede ba kung gumamit ng cellphone, sumagot ng cellphone o tumawag kapag ako ay nakahinto dahil sa traffic light, no? Well, sinasabi rin po ng batas, hindi rin po pwede na talagang tama yung sabi ni Dennis, kung gusto mong gumamit yan, tumabi ka. Yeah. Tumabi ka doon sa dapat na pwedeng i-allow yung pag-parking mo panandalian. Kasi baka kung saan ka na naman tatabi, baka tama ka na naman ng obstruction o okay? Illegal parking. Klaro na hindi naman sinasabi na hindi ka pwedeng gumamit ng telepono. Sinasabi lang, kasama sa mga pag-iingat, na kung gusto gumamit ng cellphone mo, lumagay ka doon sa tamang lugar. In fact, may ano nga dyan, ako may nakakatawang aspeto ng batas na yan. Dahil ultimo yung kalesa, halimbawa yung nagpapatakbo ng kalesa, yes. Would you imagine, covered din yan sila. Ah, covered yun? Covered din po yan, boss, yung anti-distracted driving law na yan. Eh, kung covered ang kalesa at orni, iyon lang bang yung kino-cover ba niya electronic devices? Paano ibabumben katulad ng kakain? Sorry, wala namang motor na ano ka lesa. Hindi, yun yung boss. Kasi ang sinasabi doon, ang sinasabi kasi doon, boss, yung hindi lang yung magpapatakbo ka ng sasakyan, pero ang isang aspeto noon, yung anything na gumagamit ng ating kapansadahan. Ayun. Halimbawa, tractor man yan. Yes. Or kalesa man yan. Ito nga yung biro ko dyan, kaya napapakamit ako ng ulo. Dahil doon sa batas na yan, halimbawa, kalesa, nahuli anti-distracted driving violation. Oh. Sabihin na natin 3,000 ang penalty. Ang nakalagay doon, ay sabi nung ano, what if wala akong pambayad? Mm-hmm. Doon sa aking, kung nahuli man ako sa pagbabiolate, anong mangyayari sa akin? Doon sa implementing rules and regulation, halimbawa, kung sa presidyo yan, sa pulisyan o sa entirman yan, yung sa yung baka, o yung baka na, yung horse na gamit mo, boss, kumbaga, impound muna yan, pansamantala. Ah, habang hanggat wala ka pang pambayad, ang biro mo nga dyan, ang biro mo nga dyan, di cargo mo pa kung paano mo pa kainin yung kabayo, boss. Attorney, magugutim yung kabayo. Tingin ko, kailangan nung tinapin ni Sir Chito. Andiyan pala si Sir Chito. Ngayon ko lang napaskipo ni Sir Chito. Kaya, thank you. Yun ang masaklap dun eh. Yun ang nakakatawa dun. Hindi paano pala yan eh. Kung namatay na lang, sabi nga ni Dennis, magugutom yan. Eh kung namatay sa gutom yan, itinama ka pa ng animal cruelty, boss. Totoo yan. Sabi ng kabayo, oh, magbayad ko, no? Magbayad ko, no? Okay. Yan ako, salamat. Attorney, samantala, ipapasukin naman natin ang ating kaibigan, ang owner ng Tinapayan Festival, walang iba kundi si Sir Chito, Lucito Chito Chavez. Good morning, Sir Chito. Sir. Yeah, good morning po, Chito. Baka naman may patinapay kayo dyan. Meron na po kami kape rito. Ito lang ang kulang. Oo nga, no? Matas na ho ang tinapay ngayon. Oo, ganun po ba? Tinapay. Oo. Anyway, good morning, Benji. Good morning, Dennis. Good morning, Attorney Alex. Sir, good morning po, Chito. Yes, sir. Ito naman, usapang tinapay, usapang panisal. Oh. Alam mo ba, napakataas ng ano? Nung tinapay ngayon? Dahil nga sa sugar eh. Oo. Di ba? Mataas na rin ang sugar ko. Nagtataasan lahat, ano? Oo. Kumusta po, Sir Chito? Ano pong balita sa ano? Sa tinapay natin? Ano ba? Lumaki ba? O maliit? Dahil sa pagtaas ng ano? Yung size. Oh. Bigyan ko muna kayo ng ano bang unahin natin? Good news, bad news? Eh, syempre, yung ano, tayo sa konting bad news konti para babawi bad news muna. Kasi marami na tayong bad news eh. Oh, good news muna. Anong balita, Boss Chito? Good news muna. Anyway, itong mga huling araw po, huwag po kayong mag-alala kung tumaas ang presyo ng Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal. Ito po ay more or less 8-10% lang ng kabuuan ng tinapay at pandesal o loaf bread na isinusupply sa mga supermarket and groceries. Marami po rito or the remaining is the branded na tinapay na ginagawa ng malalaking kumpanya
na isinusupply po sa groceries and supermarket. Dali po natin ang sa kaunting bad news, pero good news pa rin. Kaya kay Atty. Alex eh. Baka magutom yung ating kabayo. Pinayagan po ng Department of Trade and Industry nung nakaraang araw na palitan ang price tag ng Pinoy Tasty at ng Pinoy Pandesal. Mm-hmm. Na request po ng bakery group, particularly ng malalaking grupo ng magtitirapay dahil sila po ang producer nito, pinayagan po na dagdagan ng 2 piso ang bawat pakete ng Pinoy Pandesal. From 50 going to 40-50. Mm-hmm. At ito naman pong Pinoy Pandesal ay pinayagan din naman po, katulad ng Pinoy Tasty. Pero ang kagandahan balita nga po nito, ang inapprove lang sa halip na 4 piso, 4 pesos po ang request namin, inapprove lang 2 piso. Mm. Okay. Paliwanag po uli, para po hindi magutom yung ating mamamayang Pilipino. Ang Pinoy Pandesal po at Pinoy Tasty ay isang corporate social responsibility ng industriya ng magtitinapay kasama ang Department of Trade and Industry. Ito po ay tinapay na may SRP. Suggested Retail Price. Ang ibang tinapay na nandodoon sa tindahan ng maliliit na bakery hanggang sa pinakamalaking bakery sa bansa. Hmm. May dinideliver naman sa supermarket and groceries. Wala po itong SRP. Hmm. Malaya po ito na nagagalaw ang presyo dahil malaya rin po namang nakakagalaw ang presyo ng mga raw materials. Yun po ang aking pagkaunawa bilang tagapagsalita ng at Pangulo ng Panaderong Pilipino. Now, napakaliit po ng porsyentong maaapektuhan dito sa pagtataas dito. Halos ito po ay 8 to 10% lang of the total production ng lahat ng lock bread dito sa Metro Manila. Kaya huwag po tayong mag-alala. Pangalawa, hindi po apektado yung mga maliliit na minimum wage earner dahil mostly po, kung ako ang tatanungin, in my point of view, ang Pinoy Pandesal po at Pinoy Tasty ay nandodoon sa supermarket and groceries na kung saan ang namimili ay gasing yaman ni Sir Dennis, gasing dami ng pera ni Sir Benji, at gasing dami ng pera ni Alex Abaton. Kaya di Attorney Alex na supermarket and groceries po ito. Nakakapasok po dyan, mostly may kayang tao. Ang apektado pong sektor ay yung sektor ng community bakery. Alin po ba yung sektor ng community bakery? Yung pong mga minimum wage earner. Pag ito po ang nagtaas ng tinapay, ay naapektuhan po ang ating consumer. Yan po yung aking balita ngayong umagang ito sa inyong lahat. Ayun, yun pala ang ano, no, yung mga latest dyan sa ano, no, sa baking industry. Samantala ay siguro bigyan muna natin ng ano ng final message si Attorney Alex Abaton. At mukhang may, ano ba? Mukhang may pahabol pa may, sana ako ano, tanong kay medyo kailangan ng tumakas ni ano Attorney. Ganun ba? Pero pwede ba humabol ng tanong kay Attorney Alex? Sige, boss, okay, sige lang boss, Alex. Okay lang boss. Yes, go Attorney Alex. Yung kabayo ko eh. Oh, Attorney Alex, sa tingin niyo ho ba? Nararapat ng magkaroon ng mandatory yung self yung defensive driving training sa lahat po na nag-ooperate o sa lahat ng mga driver kahit po pati na rin sa kung kasama na pati sa kutsero no yung defensive driving at saka po para sa lahat ng e-bike sa tingin niyo po kasi po may mga e-bike pati na pasensya na po sa mga nag-e-bike pero meron po kasi na dapat maalaman ninyo rin ang mga rules of the road. Oo, totoo yan. Diba? So, dapat alam din nila yung defensive driving. Maka-attend sila sa defensive driving. Sa tingin nyo, panahon na ho ba para maging mandatory na bago kumuha ng lisensya o bago bigyan ng permiso na gumamit ng road, pribilehyo lang po ang paggamit ng road. Sa pedestrian lang karapatan. Yes. Di po ba? Ano po sa tingin nyo, Attorney? Well, Dennis, no, yung ganyang panukala ako ay couldn't agree more na dapat magkaroon tayo ng mandatory requirement or training requirement sa lahat ng mga gumagamit ng ating kalsadaan. Alam niyo po, kung ang mga abogado, di ba, meron tayong tinatawag na mandatory continuing legal education.
Ngayon, ang LTO po, bago tayo umalis dyan, noong 2020, panahon niya si Calvante, yung pong may bagong polisya ang LTO na bago ka makakuha ng student permit, kailangan dumaka ng 15 hours na theoretical driving course. Ito, pag-aaralan dyan yung mga defensive driving and all laws or regulation pertaining to use of our roads. No? And then bago ka kumuha ng new non-professional driver's license, meron po tayong tinatawag na mga practical driving course. So, ito po, may mga pulisiya, pero ang maganda doon sa statement ni Dennis, dapat mandatory, ibig sabihin, dapat nga naka-classify tayo kung depende kung anong klaseng gamit mong sasakyan mo. Mm-hmm. Kung pang, halimbawa, kung pag motorcycle taxi ka, dapat mm-hmm. iba yung training mo doon sa normal na training nung gumagamit lang nung pang-pribado. Meron kang field of specialization. Kanina, halos maitap din yung issue ng mga electric e-bikes. No? Probably in the next interview natin, boss, pag-aralan natin yung batas dyan kasi may mga qualification dyan, may mga criteria. Sino ba saklaw nung mga e-bike na to na hindi pwede gumamit ng ganitong national road, ano ba yung mga e-bike na kailangan ng driver's license, so on and so forth. So, lahat po yan, pwede po natin ma-discussan. Ito yung gusto natin, Dennis and Benedict, na dapat meron talaga tayong platform na pwedeng napagtatanungan yung ating mga kababayan. Sample na lang po, attorney. Hanggang ngayon, marami pa rin mga motor vehicle operator, driver, na hindi man lang naigagalang yung pedestrian lane. Mm-hmm. Isipin nyo, grabe, no? May mga batang nababangga, may namatay pa, may naging critical pa nga nung nakaraan dahil dyan. Well, Dennis, no, just para ano lang to, ito yung mga pangpinali natin. Ang Metro Manila 2021 pedestrian related incidents, umabot tayo ng more than 2000 plus yard. Ang PSA, ang Philippine Statistics Authority 2021 nakapagtala ng 1760 na namatay na bata sa kalsada. 60% of that Dennis gumagamit na ng pedestrian na kung maalala mo yan, nung September lang po ng 2022, dalawang incident ang ibinawalay sa aking isipan, yung nangyari sa Paranaque, yung 63 years old na street sweeper na nabangga ng SUV na matay. Unfortunately, sa Paranaque po yan, on the same day, meron naman dalawang bata, 3 years old, ganun din, ha? Nabangga rin, naglalaro lang ng bahagya doon sa ating kakaltadan. So, sabi ko, ganito na po kaseryoso ito, Dennis at Benedict, na dapat mabigyan ito ng pansin ng ating mga kinaupulan. Dahil ako, ang tawag ko dito, wala pa yung COVID pandemic. Ang tawag ko sa Pilipinas, meron na tayong silent pandemic. At ito yung walang humpay na pagtitil ng buhay sa ating mga kalsadaan. So, again, kay Chito, kay Dennis, at kay Benedict, isa pong karangalan na tayo inyong makapanayam at mabigyan tayo ng ganitong pagkakataon na magkaroon po tayo ng ganitong diskusyon. Hopefully, sa mga susunod, boss, naiwan ko lang yung kabayo ko. Baka mamaya hindi mapakain sa presinto. No? So, again, maraming salamat po sa kanilang lahat at sa lahat po ng tagapanood at sa National Press Club po. Magandang umaga po. Thank you po, Attorney Alex. Maraming salamat po, Attorney Alex. Nabitin tayo pero sa susunod sa ating director ng LTO. At congratulations po sa paglulusot ng PERS. Thank you. At sinuporta ng mga iba't ibang transport sectors na karan lamang. Okay. Yeah. Maraming salamat po. Congratulations po, Attorney. Thank you. Attorney Alex Sabaton. Okay. At magtungo naman tayo kay ating boss. Magtungo ba tayo o kumain tayo ng tinapay ni... Mamaya. Mukhang may papadala yata. Bibiro lang po yung set Chito. Yun. Bumalik tayo kay ating boss Chito Chavez. At boss, kanina binabanggit mo nga nagkaroon ng pagtaas, konting pagtaas ng presyo ng Pinoy Pandistal, Tasty. Kamusta naman kaya yung epekto nito, yung kalidad? Lumaki ba? Mas malinamnam ba? Alam mo,
Kaibigan Benji, isang-isa ang ating laging pinakikiusap sa industriya ng tinapay. Opo. Pakiingatan po natin ang kalidad o quality ng ating tinapay sa pagtataas ng presyo ng mga raw materials. Panatiliin po natin na maganda ang kalidad, yes, mag-aayos ang sukat, ganun ang timbang, hindi binago ang timpla. Alam mo, sa ibang bansa, napapansin ko pag nagpupunta ako ng Japan, mm-hmm, o nagpupunta ako ng China, o nagpupunta ako ng Taiwan or Hong Kong, talagang very consistent yung mga produkto nila. Mm-hmm. Ang hindi ko lang namomonitor dito kung kailan nila ito itinataas, pero yung consistency ng produkto, yes, napapansin ko na talagang napakaayos. In terms of Pinoy Tasty and Pinoy Pandesal, inaalagaan po ito ang kalidad nito dahil ito ay corporate social responsibility ng malalaking bakery. Mm-hmm. Nakatatak dito ang pangalan ng malalaking manufacturer. Yun. Kaya ito ay sigurado na ang kalidad nito ay hindi mababago. At ito naman yung ating ibinabahagi sa mga kapatid natin sa industriya, yung mga community bakers, yung mga maliliit na panadero. Kung bagaman, aminin natin na pag tumaas ang romat, ay lumiliit ang ating pandesal. Kung hindi natin maitaas ang presyo nito, alagaan po natin ang formula at ang timpla nito para hindi naman masira ang tinapay na binibake natin sa industriya ang ating kinabibilangan. Mm-hmm. Alam mo, ang napakahalaga sa Pilipino sa panahong ito para umaseso ang ating baking industry. Mm-hmm. Kung saan napapansin ko na ang Pilipinas ay naiiwan sa Asia in comparison to other countries like Japan, China, Taiwan, Malaysia. Gaganda ng tinapay dito. Nung bata pa tayo, Benji, o bata pa. Malaking tanda ko sa inyong dalawa eh. Aminin ko ito. Pero nung panahon yon ay maganda ang tinapay ng ating bansa. In fact, I have a friend who is a Taiwanese who were able to tell me. Uh-huh. Si Po, kami, yung grupo namin in 1970s, 60s, nagpunta kami sa Pilipinas to observe Philippine baking. Nagagandahan kami sa inyong mga tinapay. Mm-hmm. Pero nung mamit ko siya nung late, nung mid-90s, sabi niya sa akin, parang naiwan kayo pagdating sa kalidad ng tinapay. Mm-hmm. Yung ating hahabulin ngayon, Sir Dennis. Sir Benji, pagka malungkot, Sir Dennis, habulin natin. Nasakay tayo sa kalesa. Ayun. Yun yung ating itinutulak ngayon sa pamamagitan ng advokasya ng inyong lingkod na kung saan ang paggamit ng agricultural crop sa tinapay ay magre-resulta ng magandang pandesal, yun, masarap ang tinapay, paggamit ng agricultural crop sa ating bansa na magsusulong sa ekonomiya. At the same time, ang bakery industry ay magkakaroon naman ng bagong produkto na sa mahabang panahon ay hindi tayo nakapag-develop at wala tayong maipakita sa ating karating bansa na itong mga produktong ito ay bahagi ng industriya ng panaderong Pilipino na masasabi natin na sariling atin makapilipino, tunay na Pilipino dahil gumitan ng agricultural crop ang ating mga produktong ginagaw sa bakery natin. At tunay na masustansya pa dahil nga sa ginamitan ng mga ano, yung mga ube, mga gulay, kalabasa. Kalabasa. Diba? Yan ang ano naman na dapat na talagang tangkilikin natin. Ano, hindi naman natin sinasabing may ano tayo sa nutrisyon, pero tingin ko kailangan na yung ano eh, yung pag-edad ng mga Pilipino na parang napapansin ko lang sa kabataan na Sir Chito, no, medyo parang medyo bata pa lang, ang dami ng sakit. Kaya nga eh. Mga early 40s, ang dami ng sakit. Hmm. Kaya katulad ko, tumaas na yung sugar. Ah, baka may hindi ka sa matamis. Matamis. Hindi ka ba sugar daddy? Patay tayo dyan. Ang mga kabutihan, Sir Dennis, Brother Benji, ng paggamit ng agricultural crop, katulad ng malunggay, kalabasa, katulad ng paggamit ng carrots, yes, at ito pang agricultural produce na meron tayo. Alam mo ba na tuwing Hulyo,
July ay meron tayong tinatawag na itinutulak ang pagkain ng gulay ng ating pamahalaan. Yun yung Nutrition Month. Yes. Kung saan ibinubukas ang kaisipan ng ating kabataan na kumain ng gulay at masustansyang pagkain. Tama. At tinapay, kung mabubuksan ang mata at kaisipan ng ating mga kabataan, na bata pa sila, nakita nila ba yung pandesal na kinakain ng ating anak o ng aking apo ay may malunggay, may kalabasa, may carrots. Alam nila na ito'y nagiging edible at pangkaraniwang kinakain at nakahalo sa tinapay, hindi magiging mahirap ang pagtuturo ng pagkain ng gulay. Isang bagay na pagbibigay ng kawakasan kung patuloy nating itutulak at gagamitin ang agricultural crop sa ating pangangailangan sa ekonomiya dahil magagamitan natin ang agricultural sector natin lalakas dahil nagagamit ng bakery. Ang ating nutrition gaganda dahil nagagamit sa tinapay. At ang pangatlong bahagi na sa lahat ng yan na napaka-importante, pagkakaroon ng bagong produkto ang mga bakery, matagal na panahon ay walang new product ang industriya. Makikita ng ibang bansa, aba, may malunggay pandesal. Ano kaya lasa nito? Ubi pandesal, carrot pandesal, and kasaba pandesal, and so on and so forth, na pwedeng gamitin sa loaf bread, pwedeng gamitin sa ensaymada, which in the future, ang sabi ko nga, nung minsang na-interview ako dito sa National Press Club, I think it was Dennis, kayo rin Dennis, na sabi ko, na ang future ng bakery industry, pag ako ang tinanong, ay ang paggamit ng agricultural crop sa tinapay, at ang pagtalo naman ng ating bakery sector o ang pagdayo sa ibang bansa like Malaysia, Vietnam, like Taiwan, na kung saan magkakaroon tayo ng bakery dyan na ginagamit natin ng agricultural sector. We were able to help the agricultural sector, the bakery industry, the economy of our country, and at the same time be part of the globalization. Yan yung ating vision, Dennis, as president ng Panaderong Pilipino. Yun yung aming vision noon pa sa Philippine Federation of Bakers na ang kasama ko rito si Mr. Hermosura at si Mr. Del Rosario na namayapana na ito pinangarap namin noon pa man, buhat sa idea ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na nung panahong mahirap sa dolyar way back mid-80s, ang gusto niya gamitin ang mga agricultural produce through baking. At ito ang isang i-develop noong Batch 74 ng Cuenca Institute na ngayon isang arkitekto. Itong ating kamote pandesal, kalabasa pandesal, siya yung unang nag-develop nito, naging kaklasiko. Ako naman, nasa sector ng industriya ng tinapay, tagapagsalita, tinugnay ito sa ating pamahalaan. At maraming salamat sa Department of Science and Technology. Sa ating Nutriban, ginagamit na po ito paggamit ng kalabasa, ng carrots, ng iba't ibang uri ng agricultural crop na sana ito'y palawigin pa. Papasalamat din po ako kay Senator Aimee dahil siya po ay tumutulong dito. Sumusuporta. Oh yes, Dennis, Benji, siya po yung malimit nag-order sa amin noon pa man ng mga tinapay na may agricultural sector at minsan ang ating Pangulong BBBM. Yes. Naging kasabay ko yan sa World Trade Center na pareho kami naging panauhin. Napagkwentuhan namin yung malunggay pandesal at tuwan-tuwa siya na ginagamit ito ng panaderong Pilipino. At ang sabi nga niya, kaming mga Ilocano, mahilig kami sa malunggay. At sa aming lugar doon ay maraming malunggay. Siguro, sa pagkakataong ito, panahon na para umunlad ang ating agricultural sector kasama ang bakery industry, kasama ang ekonomiya ng bansa, na ang pangarap po natin na ibinubukas ko sa inyong palatuntunan, ay tatanawin natin yung kinabukasan na sana ang tinapayan o ang ibang bakery. Yes. Kasama ko yan si Sir Dennis at saka si Benji.
Sama pa natin si Lakay. Eh, papunta tayong Vietnam at ni-bakery na tayo sa Vietnam o sa Malaysia. Wow. Itulong ng ating pamahalaan. Mm. May kwento ko lang. Medyo napasarap na mga kaibigan. Opo. Hindi, okay lang po. Maraming iba't ibang uri ng bakery. There are Korean bakery, Taiwanese bakery, mm-hmm. Chinese bakery, Japanese bakery, and there are American products na nagpupunta sa Pilipinas and other European bakeries that we have. Pag pinabayaan natin ang mga yan ay makapasok ng makapasok sa Pilipinas at hindi naman tayo nakakalabas, yung food culture in bread making, pag-iba, hindi tayo nakakapaghawa, pero tayo nakahawahan nila. Eh, hindi na tayo magkakaroon ng isang uri ng tinapay na masasabi natin balak ni Dennis at balak ni Benji at balak ni Chito Chavez. Ibig ko sabihin, Filipinos must be innovative, must be creative. And out of innovation and creation, we must go to other countries. Tama. Para magsikip, para hindi ba naman kami-kami na lang ang naglalaban to sa Pilipinas. Is it possible with the help of the present government and the DEA and the OST that the Filipino bakery would reach Taiwan, Malaysia, and so on and so forth? Mm-hmm. Alam mo, kung there are around 275,000 Filipinos and breads of our country is being distributed in Hong Kong. Dinadala po ang ating tinapay sa Hong Kong. Ang ating tinapay nakakabot na sa Hong Kong ngayon. Paminsan-minsan, once a week, may dahil there are so many Filipinos in Hong Kong. Ang OFW natin, buong mundo, nabubuhay tayo sa kita ng dolyar ng OFW. Bakit hindi natin isipin o planuhin natin at maging bahagi kami ng industriya na nakatawid sa ibang bansa? Daladala ang teknolohiya, ang kultura, ang industriya, ng Filipino industry, which is Philippine bakery industry, dreaming that someday, somehow, it will be able to reach other countries and influence the taste and the palate of a foreign land through the influence of our OFW. I think all of these things are possible. All of these things is possible under PBBM administration. Ayun, sana, no? It's about time na maging global tama, na rin. Tama si Sir Chito. No? At saka, Sir Chito, no? At sa ating mga manunod, partner, di ba? Yung pagkain tinapay, parang strategic yan, yung merong kalabasa. Estratehiya rin yan, lalo doon sa mga batang hindi kumakain ng regular na gulay. Mm. Di ba? So, yeah. At least ito, pamalit, ngayon, magbabaon sila, di ba? Ang babaon nila, gulay. Oo. Yun ang kakainin nila. Tinapay na may gulay. Oo, tinapay na may gulay. So, continuous pa rin yung pag-absorb nila ng mga nutrients, di ba, Sir Chito? Kaya nga, kahit pa paano. Tama ka, Sir Dennis, tama ka, Benji. Alam mo, ang July, kung di ako nagkakamali, I can be corrected, is nutrition month. Pagdating naman ng November, meron tayong tinatawag na fortification month. Dito sa fortification month, sineselebrate natin yung fortification law na kung saan ang tinapay at iba pang uri na pagkain ay pinofortified. Kasama ang bigas, kasama ang harina, kasama ang mantika, and so on and so forth. Dito sa Nutrition Month, itinataas natin ang kaalaman para kumain ang ating kabataan. Hindi na lang kabataan, kundi yung katulad kong senior citizen na. Ano ba yung nutritive food na kailangan ni Chito being a senior citizen at kailangan ng anak ni Benji at ni Dennis being a young one? Kaya ang ating mga produkto ay may mga nutrition content para malaman natin at mabasa natin yung nutrition value nito. Now, kung itutulak natin at inumpisahan na nga ng Department of Science and Technology sa pamamagitan ng DepEd yung paggamit ng agricultural crops sa tinapay through Nutriban, kung ito'y patuloy na itutulak, magkakaroon tayo ng isang uri ng tinapay na may agricultural crop mm-hmm. na makatulong sa agricultural sector natin. Mm-hmm.
kakaroon ng value ang ating mga kamote. Yes. Kay kalabasa, ang ating ube, kamote. Alam niyo po, ang ube ay isa sa pinakamagandang produkto na meron ng Pilipinas na kinikilala halos sa buong mundo, yung ating ube. Kaya, so, yung quality ng ube na tumutubo sa atin, yun ba ang ibig niyo sabihin po? Yes, oo. Yung quality ng ube natin. Baga class A, gano'n? Ube is, ang tingin ko, I can be corrected. Pero kung titingnan ko, kung iti-trace ko, parang Pilipino yata ang unang gumamit ng ube bread sa tinapay. Hindi ko alam. I stand to be corrected. Now, kung totoo ito, at kung hindi ito totoo, ay patotohanan natin sa kalabasa, sa balunggay, sa kamote, kamoteng bagin, kamoteng kahoy, carrots, sayote, coco flour, which is ginagamit na rin ng malalaking bakery sa Pandesal, makapuno, strawberry, lahat ng produktong ito, mango, ang dami natin ito, ayaman tayo rito. Parang dati nagsimula tayo Sir Chito sa partner, 'di ba? Yung kasaba cake, 'di ba? Yeah. Nagsimula tayo diyan. Tapos ano, may banana na, 'di ba? Banana na rin. Diba? Ako, ang banana mabanggit ko lang. Ang dami niyan sa Davao. Minsan ako ay may bisitang taga Davao sa dito sa Maynila. Sabi niya, pare, ang banana sa amin, yung mga reject, sayang. Natatapon lang. Ako po yung nananawagan na kung pwede naman po ay ating gawin itong puree, ituro sa bakery industry. Lagyan ng subsidy ang bakery. Pag ito binenta sa amin ng magandang presyo at tinuruan ng technology lahat ng magtitinapay sa buong bansa, lahat ng excess nating banana. Makikilala tayo not as a banana republic but a banana Philippines that produce banana bread. Tama. Na kilalang kilala tayo sa banana cake, varieties of pwedeng export ito, Benji. Banana cookies, banana cake, banana bread. Dali natin yung technology sa ibang bansa. Turuan natin si Chavez. Tulungan ako ng gobyerno at ang iba pang maliliit na bakery sa panahon ng pandemya na makapag-set up ng isang tamang bakery sa bansa, standardization ang ibig ko sabihin. Na kapag nagkaroon na ito ng standardization, ay makakaroon na tayo ng pagkakataong bumukas sa pintuan papunta sa ibang bansa. Hindi tayo makakabukas, Benji, kung hindi tayo standard sa paggawa ng tinapay. Isa pa mga bossing, mga idol. Ang problema po ngayon sa bakery industry, lalo na ng maliliit, ay ang kakulangan ng wasto at tamang nag-aral na panadero na ang training ay maayos. Nananawagan uli ako sa inyong dalawa para madinig tayo ng pamahalan o kung sino man. Yes, tama. Sa amin po sa bayan ng Cuenca, nagtatayo po kami ng isang baking school. Di ba meron namang TESDA? Hindi ba pwede yung sa TESDA Tama ka, Sir Dennis, maganda rin yung TESDA. In fact, nakakakuha kami ng mga panadero sa TESDA. Pero aming pangarap ay magkaroon ng, nakita mo ba yung HRM, Hotel and Restaurant? Okay. Maganda siguro kung meron tayong four-year course, Bachelor of Science in Baking. Para sa mga, okay. Para kung ako, alam mo ba ang kakulangan ng isang katulad ko, lalo na sa panahon ng pandemya, is to become an effective manager sa pagpapatako ng bakery. Yung effectivity mo, kung ikay nag-aral sa pagmamaneho ng bakery, nakagraduate ka man lang ng 3-year Bachelor of Science in Baking, merong kang units sa personnel management, konti units ng accounting, merong kang units ng sales, merong kang units ng production management, and so on and so forth, na nabuo mo sa isang Bachelor of Science in Baking na ang Technological University of the Philippines naman ay naglagay na ng equipment, wala palang building. At kayo sa bayan ng Cuenca, ang Cuenca is home of the bakers, tirahan o pinagmulan ng mga panaderong maliliit na gumagawa ng pandesal, not only in Metro Manila but almost all throughout,
na kung saan ayaw naming mamatay ang industriya ang aming kinabibilangan. Kaya pinilit naming magtayo ng baking school. At ang Bachelor of Science in Baking, no? Well, gusto ko yung pangarap namin, na-ladderize naman ito, Sir Dennis. Oh, okay. Ako, si Chito, 17-year-old pa lang, 17 anos, kinabatag natin, gusto kong mag-aral ng 6 months. Meron akong 12 units. Pwede akong magtrabaho, nag-aaral, magtrabaho, pwede. Nag-aaral. Hanggang sa nabuo ko sa loob ng yung 3-year course, nagawa kong 6 na taon dahil ako yung 14 student, then we will produce good quality baker. Ayan uli ang pwede nating export, Sir Dennis. Mm-mm. Isang magaling na panadero na nagbuhat sa bansang Pilipinas, sa Pilipinas, na kung saan ang orientation ng baker ng panaderong yan ay ang paggamit ng agricultural crop ng mga tinanim ng ating kababayan. Tatlohan nyo ba ako? Pagtapos niyan is mag-produce tayo na mag-produce dito ng mga agricultural product na prinases natin na pwede naman natin ibalik sa ibang bansa in the form of export. Why do we export ube in other countries? Why do we export cocoa in other countries? Mga mango, strawberry, blueberry, ang mga yan is, karamihan dyan is, ini-import natin. Ibalik natin, tayo naman na mag-e-export dahil sa produkto ng ating mga chef na nagawa natin sa loob ng ilang taon. Yan. Yan oo nga, no, mas, di ba mas magandang tayo ang dati naman, ang dami nating ini-export, no, Sir Chito? Tama ka, Sir Dennis, taba ka ngayon. Ang, alam mo ba noong ilang taon nakaraan, magandang tulong ng DOST at ng DTI eh. Ay, salute sa DOST and DTI. Ako'y naging bahagi ng isang trade mission papuntang Amerika na kung saan ipinaaral ng ating Department of Trade yung future ng industriya ng tsokolate, tinapay, and so on and so forth. At kami limang grupo, limang tao na pinadala dyan sa US, and I was able to tell them that ito yung aking mga nakita na obserbahan na pwede akong pwedeng ang Filipino products ay makarating sa ibang bansa. Napaka-importante din na yung overseas Filipino worker, yes, nasa Middle East, ang Filipino sa Amerika, ang dami. Pero ang kailangan natin, dalhin ang ating produkto doon ng maayos at nasa tamang estratehiya ng pagkagawa nito. Hindi tayo pwedeng magdala nung wala tayong good manufacturing practice, yes, and hazard GMP. Analysis control point. Oh. GMP hazard. Tsaka kailangan standardize yung proseso, no? Yes. Dapat. Naintindihan niya ni Sir Dennis dahil alam ko po, lecturer kayo ng Dole. Doon. Sabi po, kumukuha niyan. Dole accredited po na lecturer. Sabi ko kay doon sa tao ko, hindi na tayo mahihirapan ngayon na magpa-lecture. May kilala na akong lecturer dahil a few years back, yung ginagawa mo, Sir Dennis, ay hindi namin malaman kung saan kami kukuha ng tao magle-lecture sa amin. At ito nga, ang maganda niya, nakilala kita, and the future of the bakery industry, kung may lecture sa amin, eh hindi lang ito online. Mas maharap, mas magandang makita yung lecturer na nagle-lecture na kumakanta pa. Yun ang talent niya. Kasama ko po si Direk Benedict. Kakanta mo pa, oo. Direk Benedict, ganda yung nagle-lecture, kumakanta, tapos may kinakain pa na tinapay na kalabasa. No? Oo. Yan ang mga ilan sa mga isinusulong pala ng grupo ni Sir Chito. Yung ano, yung ganda ano yun, tawag nun, panaderong Pilipino, panaderong Pinoy, tama ba, Sir Chito? Tsaka yung maganda sinabi niya na ano ha, na yung tungkol dun sa ano, Bachelor of Science in Baking. Oo. Di ba, Sir Chito, pwedeng ipasok yun, yung ETF, yung tinatawag natin Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation? Mukhang okay din yun, ano? Teka, hindi kita nakuha dahil na... Yung ETF po, kaya lang, ang pagkakano ko sa ETF, kaya lang may existing na course na before. Mm-hmm.
ETF. Maganda rin yun na Dennis, ano, maganda rin yun Benji. Pero ang gusto namin sana. Oops, medyo humihina yata yung, ano, Sir Chito, yung kanilang internet connection. Ayan, ayan, okay ayan. Na, bumalik. Go ahead po ulit. Sir Chito. Alam mo, ang bakery industry, naiigit kami doon sa mga HRM eh. Alam mo ba kung bakit? Gano'n ba karami ang hotel sa Pilipinas? Siyempre, marami. Dami. Gano'n naman karami ang bakery industry sa Pilipinas? Siyempre, marami rin. Ang maliliit na bakery, sa aking pagkaunawa, is around 70% of the total population. Ng mga, ano? Okay. The remaining 30% are the commercial and industrial bakery. Ito yung mga run by professional. Itong 70% na ito, ang laki nito, ito yung mga community bakery, yung mga maliliit. Pag itong community bakery nito na-develop natin in a way that we were able to teach them through education. Alam mo, pang nung bata pa ko, ang pangarap ng nanay ko, makapag-aral ang aking anak. Ki Benji, ki Dennis, ang ating mga anak, ang pangarap natin, makapag-aral ang anak natin. Kung ang bakery industry, ang mga players dito ay nakapag-aral sa isang institution of learning na masasabi natin professional, professional baker. May certificate, may diploma. Ang mga malalaking bakery, yung mga industrial bakery, may mga sertipiko yan. Ng training ng kanilang head baker, ng kanilang managers, maraming training yan. Pero ang 70% of the total bakeries which has a direct employment of so many bakers in the country, bihira may certificate yan. Ano lang po, no? Yung experience lang. Experience lang. Okay. Now, ang experience nito ay nanggaling sa isang, hindi ko naman sinasabing mali, pero dapat gawin nating tama at gawin nating mas maayos. Noong unang panahon na ako'y nagsimula ng bakery ko 40 years ago, pag nanghingi ka ng timpla sa isang dating panadero o panadero, papainumin mo yan ng ala para makahingi ka ng timpla. That's the common practice. Kaya natutunan ng mga panadero, hindi ko naman sinasabing lahat, a little portion that influence the majority. Eh marami sa panadero magiinom. At saka, ano, kasama rin doon sa training at saka sa education, yung food safety. Oo, importante. Oo, para maiwasan na rin yung nakasando lang sila, tapos sumatagaktak ang pawis, hindi naman po natin nila lahat. Burok, no? Nahulog. Oo, di ba? Oh, so hindi vegetables ang naging ingredients. Oh, yun, yun. Sa Chito. Pero ngayon, tama ka, Dennis, eh. Alam mo, sa food safety, napakahalaga. Hindi ko naman binabawal ang pag-inom sa isang panadero. Pero it should be a practice. Kung duty ka bukas, dapat, kagabi, hindi ka na masyadong lasing na lasing para yung mindset mo kabukasan sa food safety. And at the same time, do sa pagtimpla mo ng tinapay, kung ikaw ang gumagawa ng timpla nito, correct, ay nasa mood ka o nasa condition. Ang lagi kong itinuturo sa mga lecture ko, ako naman ay naging isang maliit na lecturer din. Mas magaling si Sir Ben sa akin. Sa ang sa kong tinuturo is laging yung mindset kapag ikay duty ng pagpapanadero ay dapat clarity of your mind. Kasi you don't have to have a mistake in baking. The process must be done properly. And in education, the formulation of education in a baking school that result to a diploma is professionalization. What we need today is a professional bakery industry for us to uplift not only the economy, the total economy of the country, but first the economy of the bakery industry, particularly the community bakers who are able to suffer a lot. Yes. Victim of pandemic and economic crisis, which is now. Yung losses na lang ngayon, yung mababang benta, hirap na hirap ang mga maliliit na panadero. I ask anybody from the government to see
the status of the small bakers, pwede po niyong tingnan at i-validate kung tama po ang sinasabi ko. Hmm. Ayan nyo po, I'm sure na kikinig yung ating gobyerno sa inyo pong mga recommendations, ano, dahil sa sabaw tayo na magkaroon din ng ano, mga changes, pagbabago, ano, pagbago hindi, nakaka-inspire sa ating baking industry. Nakaka-inspire yun, sinabi niya. Ano, no? Nakaka-inspire yun. Oo kasi, naman. Hindi, ayaw niya maging stagnant eh, no? Si Sir Chito, na ganito lang yung status ng ating industry. No? Kailangan siya umangat ng umangat. Correct. Diba? Eh si Sir Chito, sobrang yaman na. No? Hindi naman na niya kailangan, pero bakit niya ito ginagawa? Bakit niya ina-advocate ito? Advocacy na rin. Yes. Ni Boss Chito yan. Mm-hmm. Yung mapaunlad, mapalakas ang ating baking industry, ano? Oo. Pero Sir Chito, gaano na kalaki yung nasa anong level na kayo para sa pagtutulak ng mga ganitong mga sa tingin nyo ay makakaganda para sa ating bansa? May nakausap na ba kayong mga congressman para kahit papaano makatulong sa pagbabalangkas ng batas para masuportan yung ganitong programa? Oh, yung mga paano-paano nyo. Darating po tayo dyan dahil kami po ay nag-prepare para ng mga bagay kung saan ay makikita ng ating pamahalaan ang pangangailangan ng tulong ng Philippine bakery industry. Sa patuloy pong paggalaw ng presyo sa tinapay, lagi na papag-usapan ang pandesal at ang loaf bread, iba pang uri nito, ang aking nakikita nila ay yung paggalaw at pagtaas. Alam po naman namin na gumagawa rin sila ng kaparaanan katulad sa asukal. Kung kinakailang mag-import, mag-import sila para lang neutralize. Siguro nasa umpisa pa lang kami, Dennis, dahil alam mo ang problema dito, ang mga maliliit na bakery. Hirap yung matindang meeting. Bakit? 70% of small bakeries ang sila po nagtitinda, nanggagawa ng tinapay, sila lahat sa operation. Yung other 30% which comprises the commercial and industrial, yan ang madaling patenin sa meeting. Bakit? May mga tauhan yan. Darating din ang araw sa ating pananaw, take off din kami dahil kami naman ay kahit paano may ginagawang mga panukala sa pamahalan at may kinakausap sa ating pamahalan, lalo na dito at ang USD. Mm-mm. Okay, well said. Sir Chito, I'm sure marami tayong napulot na mga ideya patungkol sa baking industry at mapaunlad yung usapin na yan. Alam mo, at, mas magiging masarap partner yung... kaya pala nagiging masarap lalo ang tinapay ni Sir Chito dahil yung nasa puso, yung ingredients niya sa puso ay nandun na rin sa tinapay. Ayun naman. Yung pagmamalasan. At sa kabuot pa dyan, maraming mga natutulungan ng mga magsasaka, di ba? Mga farmers. Yeah. Yan, importante yan. At syempre, sa ating ekonomiya. Di ba? Kaya naman, dyan ka lang ha, Sir Chito. Yung okay pa ba yung internet ni Sir Chito? Nandiyan pa? Sir Chito? Sir Chito? Ayan. At bigyan na natin. Sir Chito, baka hindi nyo narinig yung sinabi natin. Narinig mo yung sinabi namin tungkol sa ingredients ng tinapay mo, kaya masarap? Oo naman. That's a labor of love. Ayan. Okay, Sir Chito. Baka may nais ka pang ipahabol. Any final message para sa araw na ito? Sa ating mga kababayan, sa ating gobyerno, para mapakinggan tayo. Yes, authorities. Maraming salamat sa inyong dalawa. Nagkaroon ako ng pagkakataon na mabanggit ko ang mga bagay na kailangang maipahatid ng industriya ng magtitinapay, lalo na kaming mga maliliit at kahit din malalaki ang aming mga pangangailangan. Ako'y natutuwa na imbitan niyo ako rito sa inyong programa. Sana'y patuloy kayong maging bahagi ng pagsisiwalat ng pangangailangan ng masang Pilipino at maging bahagi ng ugnayan ng tao at gobyerno, ang media. Maraming salamat po sa inyong dalawa ngayong umaga. At sa National Press Club, maraming salamat po. Thank you. Maraming salamat din po. All right, maraming salamat po sa inyo pong oras. Sir Lucito Chito Chavez, ang owner ng Tinapayan Festival at presidente ng Panadero Pilipino.
dyan po sa Cuenca, Batangas. Batangas. Yan, maraming salamat. Thank you po, Sir Chito. Okay. At, nabati na ba natin uli? Siyempre, batiin muna natin uli. Oo. Ang ating pinuno ng National Press Club na nagdiwang kagabi lang. Past president. Ng National. At ama, kumbaga, ama rin to ng mga raming Ninong. Ninong. O nga, baka magalit sa akin si Gov Tommy. Okay, si, Ninong pala. Okay. Boss Benny Antiporda. Antiporda. Happy birthday. Happy birthday po. At talaga naman naging masaya ang pagdiriwang kagabi. So, aba, sobra. Taas, baba. San laksa. Oo naman. Kaya. At ang kagandaan eh, nagkita-kita tayong muli yung mga kaibigan natin, yes. Yung mga tropa natin. Oo. Yung mga tropa na nasa gobyerno na. Tsaka may mga common friends. Yung mga nandito. No? Oo, syempre. No. Yung mga reporters, di ba? Oy, teka. Bumati si ano. Natin. Si Ira Onoten Balitin. Have a blessed morning po. Yes, good morning po. Good morning din po, Ma'am Ira. At kay Director June Mendoza. Good morning, Prof. Dennis and Director Benedict. Maraming salamat po sa inyo pong panonood at pakikinig. At ito naman po ang edisyon ng NBC Forum, ang Report of the Nation. At may pabag ka pa? Wala na, Director. Maraming po salamat po sa inyong mga panonood. At hanggang sa muli na forum sa susunod na Friday po. At magbabalik tayo sa ating Report of the Nation Media Forum ng National Press Club. Maraming salamat po. Maraming at salamat. Mabuhay kayong lahat. Mabuhay ang malayang pamamahala. Ayun. Okay, so ayun mga kaibigan, napanood natin, ano, natunghaya natin yung ginawang Report to the Nation ng National Press Club of the Philippines. Kung saan yun, pinatinalakay, no, yung una, yung tungkol sa mga motorista tulad ng mga, lalo na yung mga motorcycle riders. No, yung mga motorcycle taxi, yung iba kasi sa totoo lang, mapaprivate, maging taxi rider. Eh, ang nangyayari ho kasi yung bang kung sumingit-singit, di ba? So, haragan, magpatakbo. Eh, yun ang tanong. Kung may insurance ba yung mga motorsiklo na yan, katulad ng Tok-Tok, Grab, Angkas, Joyride. Kasi yung mga nagpapabook dyan, for example, yung mo masasabi aksidente, sige, granted, maingat magmaneho yung mismong driver. E paano yung mga kasabayan niya? Lalo na yung mga four wheels. Diba? Paano kung natumbok yung motorcycle na yon na may angkas na pasahero? Ang tanong, mayroong bang insurance? Ang tanong, ang insurance ba ay ano? Extended ba yun? Extension? Yung pati pasahero kasali? O yun lang mismong driver at driver? Or yung sasakyan lang? So yun ang ano, no? Kaya dapat malaman yan. Kaya nga may mga grupo ho tayo ng mga transport sector para ho sa mga bagay-bagay na yan. Kaya minsan ako, nakakatakot to eh. Minsan sumakay ho ko, nagpabuka ko sa angkas. Abay, tumatakbo na ho kami. Siyempre, ako yung riders din ho ako. May motorsiklo din ako. Sabi ko nga ho doon sa riders ka ko, Brad, hindi tayo nagmamadali. Dahan-dahan lang. Kasi pagka tayo nabangga o nakabangga tayo, isa lang naman ang sasabihin mo eh. Kako, sorry. Yung nasasabihin niya lang, hindi sinasadya. Eh, mahirap, di ba? So, kaya sabi ko sa kanya, dahan-dahan lang at makakarating kami sa paroroonan. Eh, siyempre, alam mo, hinahabol ng mga yan, makarami. Di ba? Eh, hindi naman habol niya kung ano pa para makarami ng pasahero para pag maraming pasahero, maganda ang kita. Eh, pag kukunti pasahero, maliit kita. Kaya ganun. Pero sana, wag naman ganung pag nagpatakbo, wagas. Mahirap po eh. Eh, kapag kami nangyari aksidente at sabihin na natin knock on wood, namatay. O eh, kwento ka na lang. O for example, si Pedro, umangkas sa joyride. O kaya sa angkas. Eh, haragan magpatakbo yung driver. O eh, na-accidente ngayon. O halimbawa, kasi tinumbok ng truck. So, doon sasabihin, patay. O kwento ka na lang. Ayaw si Pedro,
Oh, eh, nagpabook niya sa ganito eh, sa motorcycle taxi. Eh, kaso yung nasakyan niya pala, eh, haragan magpatakbo. Eh, yellow light na, hinabol pa. Inabutan lang stop na go ngayon truck na, tumbok ngayon sila. So, may mga ganun eh. May mga ganung insidente na kinakalakaya misan yung mga motorcycle riders po. Eh, huwag ho ganun ang papapatakbo na inyong mga motorsiklo. Dahil ako yan ang motorsiklo rin. At nga, yan, isa pa nga ho ito. Nag-training ako ng basic motorcycle course sa HPG na dati pong TMG. Sa kabila nung ako yung nag-training ng motorcycle basic course, ay humahantong pa nyo sa nasisemp lang ako. Di ba? Kasi yung dalawang gulong lang ang gamit natin. Di ba? So talagang may risk ang isang motorcycle rider. Kaya po yung mga riders, ingat pa rin ho. Hindi ko mo nag-training ka sa TMG, nag-training ka sa mga motorcycle school, magaling ka na. Hindi ho yun. Wala hong magaling sa dalawang gulong. Inyaw, pagka ikaw ay motorcycle riders o rider, eh, ihanda mo na isang paana sa hukay. Kasi nga ho, eh, dalawang gulong lang yan eh. Hindi mo masasabi. Di ba? So, yun ang paalala lang natin sa ating kapwa motorcycle rider. At ayun, mga kaibigan, tinalakay din yun tungkol sa tinapay. Dahil po nagtaas nga na po ang weed, ang harina. Eh, siyempre, ano ba mangyayari sa tinapay? Lalaki ba? Liliit? Magmamahal ba presyo? So, sabi nga ni Boss Chito Chavez na may-ari po ng Tinapayan Bakery, eh, okay lang na lumiit siya o walang problema, pero yung quality, yung timplada, yung mga basic na timpla noon, yung mga ingredients, eh, dapat huwag naman magbago. Kasi, oh, nagmahal nga tayo, bilago mo timpla, eh, lalo ka lang malulugi. Bakit? Eh, hindi kontento na magiging mga customer mo eh. Dahil binawasan mo ng timpla eh. For example, dati nilalagyan mo ng itlog tsaka yogurt. Halimbawa lang ha, tinanggal mo ngayon yung yogurt, eh isa sa nagpapasarap yun. O edi siyempre, di wala ng lasa. So ano gagawin ng customer? O lilipat sa kabilang bakery. So yun ang ibig sabihin. Ngayon, kung magtataas naman ang presyo, ay sabi, magtataka yung mga customer. Eh pasensya na ho kayo. Tumaso lahat ang mga bili, pati ho harina. Pati ho yung mga ingredients. Kaya po, obligado naman, magtaas kami. Hindi naman po pwede magtaas ang presyo ng mga ingredients, hindi naman nung kami magtataas. Kawawa naman na kami mga panadero. So, yun ho. Okay mga kaibigan, sa oras na alas 9:07 po ng gabi, Philippine Standard Time, aba si Ate Tek-Tek Valencia Pingol po, no? Ng Lady Eagles, no? Mandaragit Lady Eagles, sabi nanonood sa atin. Nasaan kaya ngayon to? Saan kaya dumapong ito si Ate Tek-Tek Valencia Pingol? Sabi niya, hello daw mga kuya, gandang gabi, pa-shoutout po sa mga Mandaragit Lady Eagles, nakaakit-akit, aba. At hello din daw sa mga NC Tech family niya, no? From Tarlac. Ayan, magandang gabi sa iyo, Ate Tek-Tek Valencia Pingol. Kailan nga pala yung sinasabi mong event na i-cover natin? March pa yun, di ba? Matagal-tagal pa. At magandang gabi rin sa ating katropa, sa ating kabro, no? Na dati natin kasama. Si Boss Flor Taginod. No, na dati pong ng GMA Online. At siyempre po si Kuya Roland Hernando ng Malabon City PNP. Magandang gabi sa iyo, Kuya Roland Hernando. At ngayon, bago tayo tuloy magtapos mga kaibigan, ay maraming salamat po sa mga tumunglay, katulad nila Ate Luningning Pahayag, si aking batchmate Bimbo Soteco, yan, si Paring Bimbo, si Ma'am Marini Lagura, maganda si Papa George Rojas, ang inaanak ko, yan, si Kuya Flor. At si Roy Soriano, ayan, nanonood sa atin si Roy. Ha? Shout out daw, Rosel, gandang gabi po sa inyong lahat. Ayun, si Roy Soriano po. Yan po ay katropa rin natin. Na siya po ay, alam ko, kapgo po siya ngayon. Eh. Ayun ko, hindi ka na ba kapgo?
kokap ko pa rin. Nag-text sa akin ang asawa mo, Kuya Roy. Nasa Subic na pala siya nagtatrabaho at ngayon daw nasa Malabo na. Day off lang daw. Hindi bukas, bibiyay na naman sa Pasubic. Ayun, sabi ni Ate Tek-Tek Valencia Pingol sa March 5 daw. Hello, Kuya Mateo Enzo. Oy, ano na ba nangyari dyan, Ate Tek-Tek, kay Kuya Mateo Enzo? Hindi sumasama sa amin ano yan, ha? Sa amin siya nalasama, pero hindi siya sumasama sa mga CS, ha? Kinuha mo naman kagad. Hindi mo mo pwede ba yan sumama sa CS na mga isang beses? Tsaka sa GMM man lang. Hindi mo man lang pinasama. Okay, di ba? Anyway, nasa mabuting kamay naman si Kuya Enzo Mateo. Ayun, na sinasabi ko, nadagit na raw niya. Eh, mahirap palang mag-ano sa'yo, dinadagit mo. Eh, kaya mahirap pala. Eh, baka mamaya pagkakuan, eh, mandagit ka na naman. Alam niyo, si Ate Tek-Tek, ito po, isa po ito sa mga Lady Eagles na matikas. Matikas at talaga naman jack of all trade, no? Si Ate Tek-Tek Valencia Pingol. Kita mo, yung agila namin, nadagit niya. Ibig sabihin, no, na nadagit, no? Baka ma-misinterpret nyo. Nadagit niya, nakuha niya na sa kanyang grupo. Hindi yung nadagit na kung ano paman. Sama ng isipan nyo, eh. Ibang mga kuya, eh. Ayan, di ba? Okay lang, Ate Tek-Tek. In good hand naman si Kuya Enzo Mateo, eh. Dahil ikaw nakadagit, eh. Huwag lang yung iba, naku po. Pag iba makakadagit doon, kawawa. Lalo na yung naku, yung galing ng Commodore Eagles Club. Naku, Tek-Tek. Mag-iingat kayo, bubulong ko sa'yo mamaya kung sino yun. Grabe. Grabe sila, grabe. Anyway, bubulong ko na lang, ha, para ano naman, eh, baka sabihin, i-broadcast ko pa. Okay, sa mga kaibigan, sa oras na alas 9:11 po ng gabi, Philippine Standard Time, ay magpapaalam na po inyong lingkod ang inyong kuya. Dahil medyo sleeping beauty na tayo, lagi tayong pagod dahil meron tayong mga inasikaso sa araw-araw, kaya medyo lagi tayong tired, pagod, ha? Lobat. Eh, wala talagang ganun, eh. Eh, alam niyo naman, isa lang ako lang ang gaganap. At wala nang iba. Muli po mga kaibigan, ako po yung naging kasama, kachokaran, kajaming, kakosa, kadawagats, katropa, kabarangay, kakuya, kaate. Sama na natin ang bunso. Rose Lopez po, makita-kita po tayo ulit bukas sa ating Tuesday edition ng programang Tropa. Muli po ako yung lingkod, Rose Lopez, magandang gabi Pilipinas at mapayapang magdamag. Ayun, may pabor si Ate Tek-Tek. Oh, sige, ayan. Okay, okay. Magandang gabi po. Babayu. At ingat po kayong lahat, no? Ingat po. Mission where we go spread to our people.
Thank you.
Now, Talakay! Biggest destruction of dangerous drugs worth one... Rebisahin! Opinyon! Malawakin! Actionan! Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na, mga katropa! Nagbabasa ka pa ba ng tsaryo? O nakikinig ka pa ba ng radyo? Kung ngayon, lahat siyang ay mapapakinggan nyo na sa inyong mga cellphone. Dahil online na tayo, mga kamilenyo, kaya manood, makinig, dito sa Millennial Online TV. Rider, sumalpok sa kaya poste ng... Kaya i-follow, like, subscribe, at ishare na, mga katropa. Hanap mo ba ay Unwind Ventures? Tara ng mamangha sa mga tanawin. Ano man ang iyong travel goals? Dadali namin kayo. Unwind Ventures at Saya. Dito lang sa Wow Biyahe. Kaya wow, di ba? Abangan, dito lang sa Millennial Online TV. Barangay, pangunahing unit ng pamahalang lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sigalot ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halang na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dalo Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. Okay, pinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Thank you, thank you. Ikaw ba'y nag-iisa? Malulungkot, nahiiwan at ipinagpalit, ngayon ko, maging minamahal. Kung ngayon, i-type sa inyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online realista ng bagong milenyo, si Randall Villalos. Dati kung araw ng tipong bata sa piling ni nanay, nais kong mauli ang awi ni nang mahal. You are the one who makes me happy when everything else turns to gray. Walk on through the rain. Walk on through the rain. Though your dreams be tossed and low.
Samahin kayo ni Randel ng iba't ibang awitin para maibsan ang inyong inip at kalungkutan kahit nasaan man kayo. Hanggang sa tumanda. At pwede rin kayong makitulit kay Randel tuwing Webes ng hapon. Ano pa rin iintay nyo mga kamilya inyo? Tawag na! Hi! This is Atang Hilary Gadon. Nananawagan ako sa ating mga katropa, no? At mga kaibigan, mga kababayan na palaging tumutok sa Millennial Online, Millennial Online TV. At yan ay pinangunahan. At yan ay pinangasiwaan ng aking kaibigan na si Rosel. At ang mga nanonood dyan ay hindi bobo! Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang mag-ibig, Hebes ng sinahanan, alam ng puso, sa dikit ko'y buhay. Upang hinirang, kuyang ka ng mag-ibig, sa mandulupin, di ka patisigil, sa nagatak tutok sa sibuy at sa langit ng pangraw, ay hinatang kuya kawin sa pagkayang minamahal. Sa lahat ng buro-buro ng Millennial Online TV at sa lahat po ng sumusuporta, maraming salamat po. Millennial Online TV is now signing off.